Sa videong ito, mga kaibigan, ay pag-uusapan po natin kung paano po mag-tax refund kasama ang bahay po natin dito sa Japan. Pero kung bago po kayo sa channel na to, mga kaibigan, paki-subscribe naman po ang aming channel. So, ang requirements po para sa tax refund kasama ang bahay po natin dito sa Japan, mga kaibigan. Una, kailangan po natin ng ginseng sio. Yan po ay makukuha natin sa kumpanyang pinagtatrabahuan po natin o sa hakin po natin. At dalhin din po natin yung passbook po natin, mga kaibigan, para kung may makuha po tayo o may ma-refund po tayo na pera, doon po ipapasok sa bangko natin. Pangatlo, mga kaibigan, may hagaki po na yearly na dumarating po sa atin na kulay pink. So ito po, ganito po yung hitsura niya. So dumadating po ito sa bahay natin, mga kaibigan, tuwing October po. Mahalaga po yung papel na ito, mga kaibigan, dahil hindi po kayo makapag-tax refund ng bahay nyo kung wala po itong papel na to, yung kulay pink. Ayan. Kasi dito po makikita kung magkano po yung balance po natin sa loan nyo na bahay. At dito rin po makikita kung magkano yung naibayad nyo sa isang taon. Ang pang-apat, mga kaibigan, dalhin po natin ang real estate sales agreement. Saan po ito makukuha? Doon po sa libro nyo, mga kaibigan, na kontrata po ninyo nung binili nyo po yung bahay. So, ganito po yung hitsura niya. Ayan. So dalhin po natin. Para safe po, mga kaibigan, dalhin nyo na po yung libro. Ang panglima, mga kaibigan, kumuha po kayo ng certificate na patunay po na kayo po ang nagmamay-ari ng lupa at bahay. So saan po ito kukunin? Dito sa lugar namin, sa Isisaki, mga kaibigan, doon po sa taas ng Hilo Works po, sa third floor o second floor. So doon po nyo po kukunin ito, mga kaibigan. Kapag kumuha po kayo ng papel na ito, mga kaibigan, kailangan mag-tax refund na po kayo agad dahil hanggang 3 months lang po ito, mag-expired po ang papel na ito. At kailangan nyo rin po pala ng jumingsyo, mga kaibigan. At kung ang bahay nyo, mga kaibigan, ay dalawa po ang nakapangalan, halimbawa sa mag-asawa, so dalawang documents po yung dadalhin nyo. Hangko ng asawa nyo at hangko mo rin. Bangko ng asawa nyo, bangko mo rin. Tapos, yung certificate na patunay na ikaw yung nagmamay-ari ng bahay at lupa, dalawa din po yung kukunin nyo. Yung sa asawa nyo at yung sa inyo. So may bayad din po yun, mga kaibigan. 300 po ang isang kopya. So kapag nakompleto nyo na po yung requirements, dalhin nyo po sa e-tax. Sana makatulong po sa inyo ang videong ito, mga kaibigan. At kung nakatulong po sa inyo, pakisubscribe naman po ang aming channel. Maraming maraming salamat po, mga kabayan. Mag-ingat po tayo lagi.